Doon na lang. 6 months mo lang yan. Ito 1 year. I-rehab mo. I-rehab ka na lang. Para saan? Bakit mo sinasaktan ang sarili mo? Para saan, be? Di mo alam? Ayaw mo na, ate. O, ayaw mo na ba nandito ka? Hindi ka pinili pumunta dito. Ginusto mo to. Ayaw ko. O, sayang mo na. Andali-dali, o. Bukas yung pinto. Inagulo mo pa buhay ko. Mayroon gawin mo si Rabi pa eh. Please lang. Ito na makinusto makikayang ka, ate. Sa tingin mo, hindi ako nasasaktan. O. At hindi magawa sa limit. Anong katangahan? Gusto ko na lang sumunod kay mama. Umatid mo pa ginawa. Umatid mo pa tinuloy. Ina-aktihan mo pag-iyo. Binababawan mo pa. Sige. O, ano? Ano? O, wag dyan. Ano dyan? O, nabalibahan ko! Lumabas mo sa bahay ko. Doon ka maghanap ng date sa labas. Wag sa harap ni Happy. Wag sa bahay ko. Wag sa harap ng anak ko. Ano siya tanong niya? Labas! Tama na yung palo. Lumabas ka doon. Lumabas ka. Doon ka. Doon ka. Hindi. Nanghahamon ka. Nanghahamon ka ng pananaki. Lumabas ko sa bahay ko. Huwag mo yan dito gawin. Ilang beses na pinapakinggan. Araw-araw kayo. Araw-araw kang umiiyak. Araw-araw ka na yung pinapakinggan. Nanghahamon ka na mananakit ka. Pabasok ka pa doon sila, Happy, Tyronia. Andun sila. Ay, Papi. Sorry, Papi. Alam mo, pagkakamali ko dati, kaya ang daming gumagago sa akin. Nagpapasok ako ng tawad sa pamilyang to. Tumutulong ako. Papakitaan yung anak ko ng ganito. May anak akong tao. Tinuturing kita ang anak, pero hindi mo tinuturing na kapatid si Tyronia. Mauiyakan, umalis ka na. Huwag tayo mag-ano. Huwag mo nang saktan, ayaw ko na ng mga ganyan. Walang sakitan. Huwag ka mag-ahamon dito pa yun ang sakitan na ano. Lumabas ka. Pakinggan mo pa po. Anong pakinggan? Nakita, ilang beses ko pinakinggan? Ha? Ano ba kailangan mo? Lata! Sige, pakinggan mo. Tapo. Sige, pakinggan nyo muna. Pakinggan nyo muna. Pakinggan mo, pero takin nakakalis ka dito. Parang nawawala na kasi ako ng pag-asa. Kasi parang sunod-sunod na. Nalaman ko na maraming beses niya yung ginawa. Gusto ko na lang siya iparehab. Kasi... Wala na po ako naaapag din sa inyo. Sa trabaho, tapos porgeto pa po yung pinibigay ko sa inyo. Di pa po ako kamukon sa lalo. Ikaw sa lola po. Hindi ka pa nakakamukon sa nanay at lola mo? Nasasaktan po ako para sa ate ko. Mas gusto ko na lang masaktan yung sarili ko. Kaya masaktan po yung puso ko ng pagulit-ulit. Maganda-maganda po yung utak ko. Ilang taon na po ako. Ganto na lang palagi. Ngali ko, Papi. Kahit daw anong ibigay natin na pagmamahal sa kanya, hindi daw niya kasi makita yung halaga niya. Hindi daw niya malaman kung anong problema niya kasi matagal na daw siyang ganyan bago siya pa umapunta dito. Nagka-pwesto po ako sa'yo, Atel. Yes, bago pa siya pupunta dito, lagi akong sinabahan. Lagi akong napapansin. Lagi akong umiiyak sa walang dahil. Hindi ang Diyos sarili ko. Napakasimple, babe. Isa, una, huwag kang gumawa ng mga ikakagalit ng tao sa'yo. Mali. Para hindi madagdagan yung ganyang nararamdaman mo. One step. May anxiety ka, may depression ka, magpadoktor ka. Para maintindihan mo yung sarili mo. Hindi yung ganyan sinasaktan mo yung sarili mo. Para ka sana. Simulan muna natin sa ganito. Meron lang akong suggestion. Isa rin sa nagdadala sa bigat ng puso ni Pae. Inaita niya nag-aaway si Harvey at saka si Papi. Kasi sinasabi niya wala siyang matulong. Ganito na lang gawin natin. May oras na lang siya sa phone para makapagtrabaho siya. Para kahit pa paano makapag-upload siya sa Team Happy. Simulan muna natin kaya sa ganun. Para din may pinagkakabisihan siya at least work, makatulong siya at mabalik niya yung utang niya sa ate niya. Pati sa Kuya Harvey niya. Alam mo, ginagawa na daw niya na matagal na. Bago pa siya pumunta dito. Isipin mo to, ha? Bakit niya ulit ginawa yan ngayon? Kasi isang araw na siyang walang cellphone. Mga Gen Z yan. Kaya hindi ko sinasabi na wala akong cellphone, kaya ka nagagaganyan. Hindi. It adds stress. Sa lahat ng pinagalitan ka. Pinalo nga kita 3 weeks ago, 2 weeks ago eh. Hindi ka naman nagkaganyan. Eh wala naman tayong pinag-awayan kagabi.